sa bilisan mo. Maamin siya mas masin. Mula sa aking pagkabata, siya'y kilala ko na. Siya ang Diyos sa buhay ko, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ngunit may mga panahong ako ay nadapa sa pagnanais na makamtan ang pangarap. Pag-ibig niya sa akin ang humahawak upang hindi na muli ako mapahamak. Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang kalinga ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanyang pasasalamat. Mula pa sa aking pagkabata, siya'y kilala ko na. Siya ang Diyos sa buhay ko, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ngunit may mga panahong ako ay nadapa sa pagnanais na makamtan ang pangarap. Pag-ibig niya sa akin ang humahawak upang hindi na muli ako mapahamak. Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang paglingap ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanyang pasasalamat. Awitin pa uli namin ng isang beses. Yan po ay kinompos ni Pastor Jace Ibanez. At yan ang patotoo ng aming buhay mula ng bata pa. Lumaki na po ako sa church. Ang daddy ko ay pastor at ang mami ko ay pastora. Talagang tinuruan nila kami ng salita ng Diyos. Pero nung ako ay medyo lumalaki-laki, tumalikod ako sa Panginoon at gumawa ako ng mga bagay na ikahihiya ng isang pastor na magulang. At pagkababalikan ko ang lahat, salamat sa biyaya ng Diyos na sabi doon sa awit, pag-ibig niya sa akin ang humahawak upang hindi ako mapahamak. Sa biyaya ng Diyos, nakabangon uli ako at ako ay unti-unti. Matigas po kasi ulo ko, ang tagal ko natuto bago sumunod sa Panginoon. Pero ang Diyos ay naging tapat. Napakabuti ng Diyos. Awitin mo nila natin. Mula pa sa aking pagkabata, siya'y kilala ko na. Siya ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ngunit may mga panahong ako ay nadapa sa pagnanais na makamtan ang pangarap.
pag-ibig niya sa akin ang humahawak upang hindi na muli ako mapahamak. Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang paglingap ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanya ang pasasalamat. Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang paglingap ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanya ang pasasalamis. Ang Panginoon, Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang paglingap ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanya ang pasasalamat. Sa kanya ang pasasalamat. Hallelujah. Opo, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, pagdakila, pasasalamat. Dahil pagkababalikan namin ang buhay Kristiyano namin, marami kaming maaalala na mga kabiguan, mga kamalian, mga kapalpakan, mga pagtalikod, pagsuway. Pero may isang consistent sa buhay namin, ang katapatan ninyo, O Diyos, ang pag-ibig ninyo sa amin, na humawak sa amin, O Diyos, at patuloy na humahawak at nagtataguyod sa amin. Sa inyo ang lahat ng pasasalamat, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen, Amen. Puri ng Panginoon, tuloy po natin yung ating pag-aaral. John chapter 21. John chapter 21. Puri ng Diyos. Nagtapos tayo kahapon na pinaglingkuran sila ng Panginoon. Pinakain sila ng Panginoon ng almusal pagkatapos ng magdamag na pangingisda na walang resulta. Nagkaresulta lang nung dumating ang Panginoon. Sa ministry, pwede tayong kumilos, pwede tayong gumawa, pwede tayong magkaroon ng activity. Pero malibang basbasan ng Panginoon, walang magiging resulta. Siguro isang dahilan kung bakit may mga simbahan na ang tagal-tagal ay hindi lumalago. Ang nasusunod kasi yung pamamaraan natin, yung isip natin. Isip, gagawin ko to, para ganyan. Pinakamaganda sigurong gawin ay tanungin sa Panginoon. Tanungin ang Panginoon, Lord, ano po gusto niyong gawin ko? At pag nagsalita ang Panginoon at sinabi niyang ganito ang gawin at gawin natin, tiyak na magkakaroon ng karangalan para sa Panginoon. John chapter 21 verse 15 na po tayo. Verse 15. So, magdamag na ng isda, hindi nakahuli, dumating ang Panginoon, sinabi, ihulog sa bandang kanan, hinulog sa bandang kanan, ang daming isdang nakuha. Sabi ni Juan, ang Panginoon yon. Nung narinig ni Pedro, tumalon agad si Pedro, nagbihis at tumalon, pumunta sa Panginoon. Nung makita nila, meron ng iniluluto ang Panginoon, may iniihaw na ang Panginoon na isda roon, meron na rin tinapay doon, at pinakain sila ng Panginoon. Verse 15. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa.
Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako, talaga ako?" Nasaktan si Pedro dahil tatlong beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, "Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay, alam niyo rin po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Lagaan mo ang aking tupa." Ibang salin yung ibang, sa ibang version ay, "Pakanin mo ang aking tupa." Diyan muna tayo. So, tapos na ang kainan. Nangingiti ako kasi may naaalala ko pagka nagbibiroan kami dati sa Bible school. Pagka papaluin ka ng tatay. O, kumain ka na ba? Hindi pa po. O, kain mo na. O, tapos ka na. O, halika na rito. Papaluin na kita. Pagkatapos ng kainan, usapang seryoso naman. Nandoon yung mga alagad. Biglang tinanong ng Panginoon si Pedro. Pedro, pinakamabilis eh. Niya, "Simon, na anak ni Juan." Take note, yung pagtawag ng Panginoon kay Pedro ay hindi dun sa pangalan na pagkakilala sa kanya. Pagka kasi, tandaan nyo, tingnan nyo rito sa verse 21, chapter 21, verse 2. Chapter 21, verse 2. Sabi rito, magkakasama noon sina Simon, Pedro, bato. Diba, ang Panginoon nagbigay sa kanya niyan, yung pangalan na yan. Sabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, ikaw ay bato. Simon, Pedro. Pero nung tinawag siya ng Panginoon dito, hindi siya tinawag na Simon, Pedro. Simon na anak ni Juan. Kamakailan lang kasi hindi siya naging bato, naging papel siya nung siya ay naharap doon sa pagsubok kung kikilalanin niya ang Panginoon, ikinahiya niya ang Panginoon, dininay niya ang Panginoon ng tatlong ulit. Ano kaya naisip? Parang ganito yan eh. Halimbawa, Jace, si Jace, si Wewe. Wewe. Halimbawa, tatawagin ko kayo. Tapos, imbis na tingnan niyo si Wewe. Halimbawa, tatawagin kita. Oy, Joel Paul. Mapapaano si... Oh, Joel Paul? Bakit Joel Paul tawag sa akin? Alam ko, Wewe ang tawag sa akin ng daddy, ah. Mga magulang dyan, alam niyo yun, lalo niyo noon. Pagkagalit ang magulang, ano tawag sa anak? Kumpletong pa... Oy, Maria Corazon, halika nga rito. Pag hindi galit ang magulang, pagka hindi pagsasabihan... Ang tawag sa anak ay Neneng, halika Neneng. Eh may nagawang hindi. Maria Corazon, halika rito. Fernando Luis, mga telenovela. Kim Jok Jok. Mga Di ba may mga ganun minsan, no? Kaya hindi naman galit ang Panginoon, ang Panginoon ay hindi galit sa kanila, but gusto ng Panginoon na ibalik si Pedro sa kanyang totoong kalalagayan. Ikaw na Simon, anak ni... Ikaw, Simon na anak ni Juan. Bukas mo nga ng konti, Jace. Yung pintuan. Nagkukulong kami rito sa kwarto ng mga babae. Nandito po kami sa Anan. Kaya lang, yung katabi po ng church natin ay isang factory. Eh mukhang may trabaho na overtime. Kaya maingay po yung makina nila doon. Pero mamaya pagkatapos nito, lalabas ko kay Ron para makita nyo yung isa pang church natin dito. Nawag siya, "Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila?" Totohanan na ito. Usapang derechahan na ito. "Simon, mahal mo ba ako kaysa pagmamahal nitong..." Sino ba yung mga kasama niya? Si Tomas, si Nathaniel, yung mga anak ni Zebedee, si John at si James. O, nando doon sila. "Simon, mahal mo ba ako kaysa sa mga pagmamahal nila?" He wants to, alam nyo, kung lalapit tayo sa Panginoon, kung magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, totohanan. Derechahan na pangungusap. At si Pedro, palagi siyang, bida eh. Lagi siya yung parang gusto niya mauuna. Nauna siyang tumalon sa tubig. Nauna siyang humarap sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, "Magdala kayo ng isda nyo pa rito." Tayo agad si Pedro. Siya agad ang kumuha ng isda.
Kaya parang siya yung bida, siya yung talaga nagmamahal eh. Kaya tatanungin siya ngayon ng diretsahang tanong. Meron pang isang bahagi niyan sa John chapter 4. Nung kausap ng Panginoon yung babaeng Samaritana. John chapter 4. Dito tayo sa verse 15. John chapter 4 verse 15. Ano yung kwento dito, no? Babalik tayo po ron. Kaya lang, may pattern eh. Meron tayong makikitang pattern sa Panginoon eh. Na pagka meron siyang kausap na tao na gusto niyang talagang, no? Ang gusto talaga niya, totohanan. You come to Him with clean hands, open. Ayaw ng Panginoon yung parang nagbabalat kayo ka, na parang pakitang tao ka. Kung gusto mo ang Diyos, well, sabihin mo sa Kanya ang lahat. Kaya nung sabi ng Panginoon sa babae, ang totoo, pag ikaw ay binigyan ko ng tubig, pag sa akin ka nakatanggap ng tubig, hindi ka na mauuhaw uli. No? Magkakaroon ka ng parang bukal sa sarili mo, hindi ka na mauuhaw. Sabi ng babae, verse 15, John chapter 4, verse 15. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. So sabi ng babae, sige po, bigyan niyo ako ng tubig na yan. Tignan niyo kung ano sinabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Ang kinalaman ng paghingi ng tubig sa asawa? Lord, parang na-divert yata yung atensyon, no? Verse 17, wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa. Dahil lima na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Sumagot ang babae, sa tingin ko po kayo ay isa po kayong propeta. Gusto kong sabihin ng Panginoon doon sa babae, kilala kita, I know you. At gusto kong lumapit ka sa akin na inaamin mo kung sino ka. You come to me open. Walang pagbabalat kayo. Ngayon, itong si Pedro naman ay nakalapit na siya sa Panginoon, pero magtatagubilin na ang Panginoon at bago ka mabilinan ng Panginoon, bago ka magamit, mapuno ng Panginoon, kailangan totoo talaga na bukas ang puso mo. At ngayon, take note, kakausapin ng Panginoon si Pedro ng derechahan sa harap ng mga ibang alagad. Ipapakita ng Panginoon sa mga alagad kung sino talaga itong si Pedro. Hindi na pwedeng magkubli, Lord, tayo na lang dalawa. Mahilig si Pedro sa ganyan eh. Narinig niya ang Panginoon na nagsasabi sa mga alagad na papahirapan sa Jerusalem. Kinuha ni Pedro ang Panginoon, halika rito, tayong dalawa lang mag-usap. Sanay na sanay siya ng ganun. Doon sa, nung nagbago ng anyo ang Panginoon, si Pedro lang ang naroon, si James at saka si John. Pero ngayon, mas marami-rami na mga alagad at ibubunyag sa kanila ng Panginoon kung ano talaga ang nasa puso ni Pedro. We need to be honest also with one another. At kung hindi tayo magiging honest sa isa't isa, sa mga kamanggagawa, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kung talagang gagamitin ka ng Diyos at kung talagang no, may place ka sa gawain, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maging open ka sa iba, maging honest ka. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon na meron tayong lihim. Eh bakit po, Pastor? Eh, sa Diyos nga, eh, walang nalilihim pero nagamit ka niya eh. Sinabi ng Panginoon, tingnan niyo yung paraan ng pagtatanong ng Panginoon. Sumagot, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Now, sa salitang Tagalog po at sa English, parang yung pagmamahal ay pare-pareho. Pero nung unang, sa pagkakasulat po nito sa Greek, may iba-ibang klase ng love eh, sa Greek. At iba-iba yung kahulugan nun. Parang kagaya sa atin, sa English, ang kanin ay rice. Sa atin, hindi palaging rice. Pagka ang kanin ay hindi pa naluluto, na bayo pa lang, ang tawag natin doon ay bigas. Pero sa English ay rice. Pag niluto natin ang kanin, ang tawag nila doon ay white rice or cooked rice. Sa atin, hindi rice ang tawag natin doon. Hindi na bigas. Ano? Kanin na. Pagka naman ang kanin ay nilagyan mo ng mantika at niluto mo sa kawali, yung kanin,
Ang tawag sa English ay fried rice. Rice pa rin. Pero sa atin, hindi na kanin ang tawag natin dyan. Sinangag na. Pagka naman, ginawa, nilagyan mo ng gata, binayo mo, ano, ang tawag sa English doon, rice cake. Pero sa atin, ang tawag doon ay sinukmane. O ano man. So, nababago sa atin yung tawag. At pagka binanggit yung sinangag, alam natin agad. Yung word na love, ganun din sa Greek. Merong love na agape. Love na tungkol sa Diyos yun. Unconditional love. Yung pag-ibig na talagang buong puso, ibinibigay mo, isinusuko mo yung sarili mo. Pag-ibig na talagang para kang aso na yung attention mo sa iyong master ay ganun na lang. Agape. Phileo, ito naman ay pag-ibig na brotherly love. No, may affection ka, no? May close friend mo. Hindi kasing taas ng pagmamahal sa Diyos ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos, kundi yung friend. Tayo yan, mga barkada, no? Phileo. Eros, yung pag-ibig na salaman, may pagnanasa ka, no? May crush ka, no? Meron kang nararamdaman sa ano. Now, nung tinanong ng Panginoon si Pedro, sabi ng Panginoon, Simon na anak ni Juan, mahal, yung word na mahal, ang ginamit ng Panginoon na word ay ano, agape. Sa Latin ay diligi. Agape. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako ng buo, unconditional love, ng higit sa pagmamahal nila sa akin? Tapos sumagot si ano? Si Pedro. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo, pero yung word na mahal na ginamit ni Pedro rito, hindi na agape, phileo na. Opo, Panginoon, I have an affection to you, parang brotherly love, Lord. Hindi na masabi ni Pedro na ano eh, na Opo, agape, Lord, buong puso, talagang mahal na mahal ko kayo. Bakit? Alam niya yung kakulangan niya. Isa pa, yung sagot ni Pedro ay iba dun sa tanong. Napansin niyo ba yon? Ang dalawang kasama ko, hindi sumasagot. Ano? Napansin niyo ba? Yung sagot ni Pedro ay iba dun sa tanong ng Panginoon. Ang tanong ng Panginoon, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Ang dapat na sagot dyan, Opo, mas mahal ko kayo kaysa sa pagmamahal nila. Usong-uso sa atin yan. Oh, I love you more. I miss you more. Oh, I pray for you more. I'm hungry more. Ang sagot ni Pedro, iba. Ang sagot ni Pedro, Opo, mahal ko po kayo. Walang comparison yung sagot ni Pedro. Ngayon, pwede kayo mag-isip at mag-isip, pero nandiyan yung mga alagad. Alam nila na ikaw ang nagtaksil sa Panginoon, tapos mas mahal mo kami. Kaya si Pedro, ang kaya niya lang sabihin ay yung totoo. Hindi niya na masasabi na siya ang mas nagmamahal. Pero alam niya, mahal niya ang Panginoon na meron siyang damdamin sa Panginoon. Brotherly love. Lord, may dating ring kayo sa akin. Mahal ko kayo. Sabi ng Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi muna po tayo magpo-focus dyan sa pag-aalaga sa tupa. Doon muna tayo sa pagmamahal. Muling sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Iniba na ng Panginoon yung tanong. Hindi na comparison yung tanong ng Panginoon. Ikaw na lang. Okay, mahal mo ba ako? Pero yung word po uli na ginamit ng Panginoon, agape. Pedro, mahal mo ba ako ng buo? Nang unconditional. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Alam niyo yung word na ginamit ni Pedro sa pagmamahal? Phileo na naman. Opo, Panginoon, phileo. Yung parang hinahanapan siya ng Panginoon ng pagmamahal na mataas, na unconditional, ang naisasagot niya lang ay yung totoo. Lord, hindi ko po kaya yung ganyang pagmamahal. Mahal ko po kayo na alam nyo naman na mahal ko kayo. Brotherly love, Lord. Brotherly love. Alagaan mo aking mga tupa.
Pangatlong pagtatanong sa ikatlong ulit, verse 17. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Now, sa Tagalog at sa English hindi natin makikita, pero sa original, sa Greek at sa Latin, o magkaiba yan ha, diligi at ama, amo, sa Latin. Sa Greek, agape at phileo, yung unang dalawang tanong ng Panginoon, agape. Agape mo ba ako, Pedro? Agape mo ba ako? Nung pangatlong nagtanong ang Panginoon, mga kapatid, binago niya yung word na ginamit. Ang ginamit ng Panginoon na word sa love ay phileo. Ano magiging dating sa inyo nun? Na ibinaba na ng Panginoon yung level ng pag-ibig na hinanap niya kay Pedro. Sabi ng Panginoon, sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, phileo mo ba talaga ako? Ganun lang ba talaga ang kaya mong ibigay sa akin? Hanggang phileo ka lang ba talaga? Ilan sa inyo ang pumunta sa altar, sa harapan at nanalangin at nagsabi, Panginoon, mahal ko po kayo. Tang Panginoon ay naririto, nagtatanong, ganyan lang ba talaga ang kaya mo ibigay sa akin na pagmamahal? Mahal mo ba talaga ako ng ganon? O sige, yung ganyan na lang na pagmamahal. Nasaktan si Pedro dahil tatlong beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Lord, sa harap nilang lahat, this is interesting to me, at ito'y napakahalaga, sa harap ng mga alagad, inamin ni Pedro ng tatlong ulit at tinanggap nga ng Panginoon, hanggang dyan pa lang yung pagmamahal mo, Pedro. Hindi mo talaga ako minamahal bilang Diyos. Minamahal mo lang talaga ako bilang kaibigan, kapatid. Pero ang nakakatuwa rito, tinanggap na ng Panginoon yun. Okay, sige. Ganyan muna ang kaya mong pagmamahal na ibigay sa akin. O sige, alagaan mo, tupa ko. Yun ang dahilan, kaya ka maglilingkod. Salamat sa mga Panginoon, sa mga pastor na kasama natin sa devotion na ito. Ang palaging dahilan, kaya mo paglilingkuran yung mga tao ay dahil mahal mo ang Diyos. Hindi muna dahil sila ang mahal mo. Dahil pagka sinuwag ka na niyan, kaya mo gagawin yung lahat ng paglilingkod, lahat ng pagsisermon ay dahil mahal mo ang Diyos. At dahil ang Diyos kasi, mahal niya yung mga tao. Kaya ikaw yung extension ng pagmamahal ng Diyos doon sa mga tao. Hindi mo sariling pagmamahal yan papunta sa tao. Pagmamahal ng Diyos yan na dumadaloy lang sa iyo. Ikaw ang attention mo talaga para sa Panginoon. Para kahit na galit na sa iyo yung pinaglilingkuran mo, sinisiraan ka, pinapagalitan ka, hindi ka pinapakinggan, sinusuway ka, nagpapatuloy ka pa rin dahil hindi mo naman ito ginagawa para sa kanila eh. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Panginoon. That is your purpose. No? Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, tatlong beses sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, this is your purpose, this is your purpose, this is your purpose. Alagaan mo sila, pakanin mo sila, alagaan mo sila. Hindi dahil sa kanila, ha? Dahil sa pagmamahal mo sa akin. Gamitin mo yung kung anumang nalalabing pagmamahal mo sa akin, anumang konti, para alagaan sila. May tanong ako sa inyo, ito bang cellphone na ginagamit natin ngayon? Yang ginagamit nyo para makita ako? Yan ba'y nagmamahal sa inyo? Pagka ba binuksan nyo yung cellphone, tumutunog ba yan, Hello, I love you. Kaya ako nagagamit mo dahil mahal kita. Hindi. That's its purpose. Layunin niya yan. Nilikha siya na ganyan. Kaya kahit minsan ibinabagsak mo yung cellphone, hindi siya nagagalit sa'yo. Kahit minsan nauupuan mo, hindi siya nagagalit sa'yo. Bakit siya nagagamit mo? That's his purpose. Yan ang layunin ng cellphone na yan. Ganon din dapat tayo sa Panginoon. Without emotion, without, no, yung walang emotion na yung kabig sa sarili, yung without personal benefit, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, ginagawa mong purpose mo yung alagaan yung mga tao.
Hindi na mahalaga paano kanila itrato, paano kanila irespeto, sagutin nila sa Panginoon yon. Basta ikaw, yung paglilingkod mo ay dahil sa Diyos. Patay ka sa damdamin mo, patay ka sa sarili mo. Naku po, kawawa mga pastor na hindi patay sa emosyon. Dahil sa tuwing may gagawing hindi maganda ang miyembro, iyak ng iyak, gusto na namang umalis. Sa tuwing magkakaroon ng problema, sa tuwing manghihina, sa tuwing magkakaroon ng financial problem, sa tuwing may paninira, nako, lagi na naman nasasaktan. Kawawa ang pastor na hindi patay sa emosyon. Kawawa ang mga manggagawa na hindi patay sa emosyon. Kailangan ng emosyon natin sa sarili ay patay at ito'y buhay sa Panginoon. Now, tuloy po natin. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis. Tuloy na lang po natin bukas, 6:01 na. Tuloy po natin bukas. Kasi gusto ko umawit eh. Awitin uli natin 'yung ano. Tutuloy po natin bukas 'yan. Nagtapos tayo ngayon sa pagmamahal ni Pedro na phileo. Hindi agape, phileo. Pero sabi ng Panginoon, okay, sige. Alagaan mo 'yung mga tupa mula dyan sa pag-ibig na 'yan. At tignan nyo bukas, mayroon pang karugtong yan. Pero awitin ko uli, napakaganda ng patotoo na yan sa Panginoon mula sa aking pagkabata. Lakasan nyo. Mula sa aking pagkabata, siya'y kilala ko na. Siya ang Diyos sa buhay ko, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ngunit may mga panahong ako ay nadapa sa pagnanais na makamtan ang pangarap. Pag-ibig niya sa akin ay humahawak upang hindi na muli ako mapahamak. Panginoon na sa akin ay tumawag, sa kanyang paglingap ako ay tumatag, sa kanyang paghubog ako'y lumago, sa kanya ang pasasalamat. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Kahit medyo bitin kami, Panginoon, nihiling ko sa buong araw na ito, magkaroon kami ng personal reflection tungkol sa pag-ibig namin sa inyo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Holy Spirit, hinihiling po namin, ipakita nyo sa amin ang talagang katatayuan namin sa inyong harapan. O ano status ng aming pagmamahal sa inyo. At tulungan nyo po kami na lumago sa pagmamahal at sa pagkakilala sa inyo. Salamat na ang pag-ibig nyo ang humahawak sa amin. Dagdagan nyo pa po kami, more love to Thee, O Lord. More love to Thee. Na kayong pinakamahalaga, kayong pinakatangi para sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nihiling ko na balikan niyo yung awit na yan, tapos bukas ng umaga, kantahin uli natin at makasabay na kayo dun sa kanta. I-post nyo nga yan dun sa ano. Meron po tayong bagong FB, Facebook, yung Door of Faith Church Praise and Worship Songs. Door of Faith Church Praise and Worship Song sa Facebook po. Doon kami magpo-post ng mga bagong kanta na pwedeng magamit sa mga pagtitipon po natin sa mga gawain. Now, kung meron kayong composition na nais nyong isama, magpuntahan nyo po muna yung ano, yung page. Tapos pwede kayong magpasa ng lyrics kay Jace Ibanez. I-check po muna namin bago natin ilagay roon. Bumati kayo. Ito po yung aking dalawang kasama rito. Wewe. Kasi, umiti naman kayo. Ay, praise God. Salamat sa Panginoon. Ito po tayo sa Anan Church. Pakita ko lang sa inyo para doon sa mga hindi pa nakakapunta rito. Ayan po.
Yan po ang church natin dito. Yan. Balayin po kayo ng Panginoon. Sige po, lalagyan din namin ng cords pagka ipinost, sister. Balayin po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po. Pastor Raymond, God bless you. Pastor Raymond.